This is Abi, my camera girl. And I want to share with you today about my rampamp baby. So this is it. Binili lang namin siya kanina. Tapos inasimbol. Tinesting na rin. Ganito siya. Ito. This is very useful in the highlands, slope areas, which is ang source ng tubig natin is nandun sa baba, dun sa mga canals or basta may tubig. Ito yung gagamitin natin. So pre-energy siya. Hindi natin kailangan ng water pump na ikuan pa sa sa electricity. So kailangan lang natin ng small water flow, and then this is the one will be responsible para maiakyat yung tubig doon sa gusto nating lagyan ng tubig. Ito siya. So ipasok natin diyan. Meron lang tayong mga kunting ginawang engineering diyan. And then papasok sa siya sa dito, lalabas doon sa papunta doon sa reservoir niyo sa taas. Kung kahit mag 90 degrees pa yan yung area mo sa taas, kayang iakyat nito. Yung may gusto di ito, simple lang. Anim na adapter, dalawang swing valve, isang elbow, dalawang T, dalawang tawag dito. Switch on and off ng tubig. Yun lang siya. Mura lang. 4K lang. Yung gusto magpa-install, hindi, pwede na yung 10K yung mag-install o si Dagol. With may trabante siya na apat, hindi, okay na yan. Pwede na yan. Ayan, Dagol. Pati yan, yung camera girl niya. Ayan siya, o. Nag-vlog, gani ko mo. Ayan siya. Ayan, subok namin kanina. Tested. Tested and proven. So, pag-uwi natin sa Cotabato, ilagay natin yan. Ilagay natin siya. Para ito yung magsusustain ng sa giga natin, which is nag-initial tayo ng 2,000 na puno ng bang English ng binangay na saging, English nun, lakatan, basta yung saging na yon, yung pang export o ano ba yon. Pero kwan siya, hindi tayo gamit ng mga fertilizer na synthetic. Doon tayo mag-ano tayo. Gamitin natin yung mga natural lang na mga fertilizers. So, ito yung gamitin natin na patubig doon sa farm natin. Okay. Tested na siya kanina. Ready to install.